kapag nandito na yung pin-format natin, ibig sabihin yan, patapos na yung nire-reformat natin. So after nito guys, explain ko lahat kung anong kailangan natin gawin. So what's up, Kapisi Guides? Welcome back to my channel. Merry Christmas, Kapisi Guides! So, magki-Christmas na pero salty ko yaton. Pang summer pa. Anyway, kidding aside. So, ang topic natin ngayon guys, gusto ko kayong turuan kasi madami akong nakikita via internet yung mga tutorials kung paano mag-reformat, ganito ganyan. So ang topic natin ngayon at ituturo ni Kuya Ton sa inyo, mga ka-PC guides, kung ano ang dapat nyong gawin right after nyong ma-reformat ang inyong mga computers. Wow! So yes guys, yun yung ituturo ni Kuya Ton. So if bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like and subscribe Kuya Ton's PC Guides pa. And then i-click nyo na din yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga upcoming videos na ilalabas ko. So guys, tara, samahan nyo ako sa video to. I'm sure marami kayong matututunan. Dito tayo. Wow! So kung napapansin nyo guys, meron tayong isang system unit dito from one of our client. So maraming salamat. Gagawin ko muna ng model yung unit mo. Si Kuya Tons kasi hanggang ngayon wala pa po akong desktop. Sa mga subscribers ni Kuya Tons, makakabili na ako ng sariling desktop. So ayun guys, so ngayon i-demo natin ngayon as in actual. So ito, kakatapos pa lang nitong mag-reformat guys. So hindi na ako nag-screen recorder kasi nga yun na bagong format. So ituturo ko sa inyo kung yung mga important details or yung mga significant na kailangan yung gawin right after yung mag-reformat. Okay guys, tara. So ayun guys, dito tayo sa desktop. Ayan. Ang unang-unang ginagawa ni Kuya Tons right after niyang may reformat, nilalabas ko yung shortcut ng this PC or yung computer. So paano natin gawin yun? Yeah, right click lang tayo and then dito tayo sa personalize, right? So under personalize guys, punta kayo dito sa themes. Okay, themes, tapos scroll down nyo lang, punta kayo sa dito desktop icon settings. So click nyo lang yan. So nasa inyo guys kung ano yung lalagay natin shortcut sa desktop. So si Kuya Tons, nilalagay niya yung computer shortcut tapos yung user file. So eto, enough na to para sa akin. So kung gusto niyo gawa ng shortcut sa desktop yung network niyo or control panel, pwede rin naman i-tick mark niyo lang yung box na yan. So after yung mamili, click okay. So as you can see guys, nandito na yung shortcut na ginawa natin. Okay. So after that, check kailangan niyong i-install yung drivers ng motherboard niyo. So before we check the model of the motherboard, ipakita ko lang sa inyo yung version ng Windows ko. Alam ko latest itong nagamit ko. So kung paano nyo check yung Windows version nyo, punta lang kayo dito sa start and then type nyo lang is ano, punta kayo sa start and then type nyo lang about. Pag lumabas yan, click nyo lang tong about your PC. So eto. So dito malalaman or makikita nyo na din yung specifications ng system unit nyo. Okay? So ang itong Windows edition natin ay Windows 10 Pro, ang version niya 2004, which I believe ay latest ito. So okay, let's proceed. So paano nyo malalaman yung appropriate drivers ng system unit nyo? As I said a while ago, i-check natin yung model ng motherboard. So ito siya. Ganito gagawin nyo guys. Kung nakikita nyo yon, ayan, ang tatak ng motherboard nito is ano, gigabyte. So gigabyte siya and then yung model niya is GA-H81M-DS2V. So okay, yan yung isa-search natin sa Google. So, tingnan muna natin kung ano ang mga na-installed na drivers after ma-reformat ng PC. So, okay, kung paano, right-click lang yung this PC and then punta kayo ng manage.
Okay, manage. And then dito sa device manager, guys. So, right now, ayun, dahil nasa latest version ng Windows 10 natin, by default, in-install niya yung mga basic drivers. Like for example, basic drivers ng display nyo or yung VGA nyo. And then, basic drivers ng network adapters. Ayan. And then, basic drivers ng sa sounds or yung audio. So, in my case kasi, guys. Walang wifi, walang internet si Kuya Tons. I mean, walang sariling internet connection si Kuya Tons. So, ang ginagawa ni Kuya Tons, nag-i-connect lang po sa kapit bahay. Ayan. Practically speaking, yeah, to be honest, guys, nag-i-connect lang po si Kuya Tons ng wifi sa kapit bahay. So, syempre, guys, wala po tayong LAN cable na i-connect sa system unit natin. So, ang ginagawa ni Kuya Tons, gumagamit ako ng USB Wi-Fi dongle. Wow! So, ang brand nito is TP-Link. May mabibili dito na mga budget-friendly, syempre. Depende yun sa range ng Wi-Fi na masasagap. So, pinili ko yung mga brand na to, TP-Link branded, kasi ito, malawak yung range niya. So, ito ang gagamitin natin, ka-PC Guides. Okay, so, connected na yung USB dongle natin. At ito siya dito. Plug and play lang din siya. Plug and play yan. Basta nasa latest version yung Windows 10 nyo. So, ito siya. Mag-connect muna ako sa kabila. Ayan, pa-connect po ah. Bayad na lang po ako kapag kumikita na. Okay. Kasi, yun nga, basically and technically, bago nyo ma-download yung mga drivers na kailangan nyo, syempre, kailangan natin ng internet, ng connectivity. Internet connectivity. So, ayan guys, basically and technically, pre-installed na yung drivers ng board nyo once na gumamit kayo ng Windows 10. Kaso, syempre, gusto natin sa mga system unit natin yung best, diba? Yung pinaka-the best. So, bilang standard procedure, guys, ini-install natin yung talagang right or correct drivers ng motherboard nyo para na din ma-update yung mga drivers nya. So, again, yung nakuha nating driver ng motherboard, I mean, yung pangalan ng motherboard natin is Gigabyte. So, ita-type lang natin dito. So, sa ngayon kasi, by default, ayan, pre-installed na rin yung Internet Explorer natin. So, maya-maya, i-install natin yung mga corresponding applications. Kahit yung mga basic applications lang. So, dito, guys, first and foremost, syempre, download natin ang Google Chrome. Kasi ang Google Chrome, fast and reliable browser siya. So, okay. So, if I'm not mistaken, guys, Google Chrome din naman yung gamit niya, di ba? So, ayan, download lang muna natin yung Google Chrome. Accept and install, and then rerun ko na lang muna siya, and then yan, wait lang natin siya matapos. Sa Google Chrome browser tayo mag-download ng mga drivers para mas mabilis. Though pwede naman kay Microsoft Edge or formerly known as Internet Explorer, pero si Kuya Tons mas preferred niya yung Google Chrome. So wait lang natin siyang matapos, guys. Okay, so, yan, after ma-install ng Google Chrome, yan, magpa-pop up tong window na to, stating that, successfully na-install na natin yung Google Chrome browser. So, guys, dito tayo mag-search ng mga drivers, okay? So, before we start, i-double check nyo na din yung time zone ninyo, guys. In most cases kasi, kapag hindi tama yung time zone nyo or hindi tama yung time and date nyo, hindi nyo ma-open yung mga browsers nyo. May lalabas na parang security error, parang ganito-ganyan, etc. So, ayun, i-correct lang muna natin yung time zone natin. So, nasa Pilipinas tayo. Adjust date and time. Adjust date and time. And then, dito lang tayo sa may time zone. So, ang recommended time zone pag nasa Pilipinas ka is positive 8 or plus 8. And then, plus 8, tapos dito tayo sa may Hong Kong dahil same time zone lang tayo sa kanila.
And then once napili nyo na tong Beijing, Chongqing, Hong Kong, sync now mo lang siya, guys. Ayan. So automatically, mag-a-adjust yung time. So okay, so time check, 12:48 na, November 7. Right? Sinamantala lang kasi ni Kuya to sa pagkakataong to dahil yun nga, nagka-client tayo na may unit. Para yun nga, grab ko lang yung opportunity para maturo ko sa inyo yung gagawin right after mag-reformat. So okay guys, let's proceed. So google.com tayo. Ayan. So search lang natin yung model ng motherboard. So GA81M-DS2V. Ayan. So ito siya. Ito ang motherboard natin. Okay guys, once nandito na kayo sa official website ng inyong motherboard, punta lang kayo dito sa may support. Ayan, support guys. Okay, click nyo lang dyan. And then, dito sa driver OS, piliin nyo na lang yung tamang Windows version ninyo para ma-sort yung mga lalabas ng driver. So, itong ni-reformat natin is Windows 10 64-bit. Okay guys, paano nyo malalaman or paano nalaman ni Kuya Tons na Windows 10 64-bit yan? Madali lang, minimize, right-click dito sa this PC, and then properties. And then, makikita nyo dito guys, ito, Windows Edition, Windows 10 Pro. Tapos yung kung ilang bit siya, makikita mo siya dito sa my system type, 64-bit operating system guide. So ayan siya. So tama, Windows 10 64-bit. So i-browse niyo lang guys. Ayan, download yung audio niya, i-click download lang. And then after ng audio, punta kayo sa chipset. Click download. Free download ito guys. So download all you want kayo dito. So yan, Realtek. And then i-ano nyo lang guys, i-browse nyo lang kung ano yung mga drivers na kailangan nyo. Pero yun nga, mas maganda i-download nyo na lahat yung mga required drivers. And then of course ito, yan, up to date yung mga to guys. So yun, right after yung ma-install yung motherboard drivers nyo guys, proceed tayo dun sa pag-install ng mga basic applications. So, basic applications lang guys. Kung mag-i-install tayo na kung ano-ano, aabutan tayo ng dalawang araw. Okay? Just kidding. So, si Kuya Tons kasi, ayan, nakaugalian ko ng lahat ng ini-install kong basic apps, iniipon ko sa isang flash disk. So, para hindi ko na sila dinadownload ng paulit-ulit. Lalo na, kung yung mga applications tawag doon, lifetime use. So, sinisave na ni Kuya Tons yun. Kasi, sa mga nadadownload nating apps ngayon, puro trial na lang. And then, yun. So, kung gusto nyo ng copy ng mga applications ni Kuya Tons, i-comment down below lang kayo and then pag-usapan natin. Ipa-transfer ko sa inyo. So, okay. So, basic apps. Ano ba ang mga basic apps, guys? So, pasok sa basic apps ang Adobe Reader, which is ito ang PDF reader guys. Kung may mga PDF files kayo, dito na-open yung mga PDF files. So meron na tayong Chrome. So ito kailangan natin to, .net FX. Ayan, kung mag-install kayo ng games, malaking tulong yan. Yung mga .net, mga framework. And then maliban dyan, guys, syempre kailangan natin ng WinRAR. Itong gamit ni Kuya Tons, WinRAR, pang pang extract and pang zip. Ayan. So, yan yung mga basic apps. So, madali lang yan. And then, right after ng WinRAR, ayan, ano pa mga kailangan natin? Syempre, Office. Ayan. So, ang makikita nyo, ang version ng Office ko ay 2010 pa. So, even though 2010 lang yan, same features lang yan sa mga latest na MS Office. At saka guys, itong MS Office kong ito, lifetime to guys, hindi siya nag-e-expire. So, yun. So, PDF, Office, yung WinRAR,
And then, ano ba bang kailangan natin? Ayun guys, so kung gusto nyo mag-check ng hard disk status nyo, dito tayo, HD Tune Pro. And then kung kailangan nyo ng ano guys, ng Windows 7 loader, ayan, meron din si Kuya Tons. And then GPU-Z, ang gamit ng GPU-Z na yan, i-check na nyo yung specifications ng video card na naka-installed sa unit nyo. So ayun guys, the rest is depende na lang po sa preferences nyo kung ano pang mga applications ang i-install nyo. So, ang pinakita lang ni Kuya Tons ngayon na tinuro niya yung mga significant na kailangan gawin right after nyo mag-reformat. So, yun na nga, install yung motherboard drivers nyo and then mag-install ng iilang mga basic apps. And then, the rest is history, ika nga. So, again guys, maraming salamat. Sana may natutunan kayo. So, kung may mga katanungan kayo, lagi naman po kung ang Facebook Messenger ni Kuya Tons. PM lang kayo, sasagutin ko kayo kahit anumang oras. So again guys, maraming salamat. So please don't forget to subscribe Kuya Tons PC Guides. Thank you, ingat, and God bless.